As my mind went blank, Leander made his way inside my mouth. Inipon ko lahat ng lakas ko at itinulak siya. He seemed shocked by what I did. Sinugod ko siya ng suntok, sunod-sunod, pero lahat yun nasa lag niya. Binato ko siya sa lahat ng aking madampot. Parang bubuga ako ng apoy sa tindi ng galit ko. Kara, that was expensive. He's referring to the vase I am holding. I can buy thousands of this. Bulyaw ko sa kanya. That's special, hon. Hindi ko alam kung nabibingi ako, but his voice was gentle. Get out, Leander! Wala kang karapatan na saktan ako. Wala akong kasalanan sa'yo. Hayop ka! Alis! Alis, sabi! Halos maputol na ang ugat sa aking leeg sa lakas ng pagsigaw ko. Will you please calm down, hon? His face changed. Litong-lito na ako sa lahat ng ugali na meron siya. This is not healthy anymore. Calm down? Seriously, Leander? Pinapakalma mo ako sa lahat ng kasinungalingan mo? Ano pa ba ang gusto mo? Nagawa mo na ang lahat eh. Kulang pa ba? You made me a mistress. I was accused of being a homewrecker and a murderer of an innocent baby. Isn't it enough? Panunumbat ko sa kanya, kasabay ng pag-agos ng masaganang luha sa aking mga mata. Akma niya akong lalapitan ng umatras ako at bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Napakapit ako sa sandala ng sofa. Akma akong uupo pero hindi na umabot. Ramdam ko na lang ang matigas na bisig ni Leander na sumalo sa akin. I got you, hon. My eyes remained closed. The last thing I remember was losing consciousness. It was my second time. The first time was at our house. At the same time, my emotions were spinning. Then the world spun around me out of nowhere. Second in my private room. This couldn't be better. I observe where I am. With the smell and the bed, I am pretty sure. I am in the hospital. I felt a hand embrace my hand tightly. I slowly opened my eyes. The white ceiling met my gaze. I blinked a few times to get used to the light. Napatingin ako sa kamay na yumayakap sa aking kamay. Ryder? Niyugyug kong balikat niya. Nagpupungas-pungas pa itong tumingin sa akin. Hey sis? Malambing niya na bati sa akin. Hey you brother? What am I doing here? Takang tanong ko. Nag-isang linya ang kilay ni Ryder. That crazy bastard brought you here. He was referring to Leander. Mapait akong ngumiti sa kanya. Why am I here besides the loss of consciousness? Agad pag-iwas ng mata ang magaling kong kapatid. Ryder, dinig kong malalim niyang buntong hininga at sinalubong ang nagtatanong kong mga mata. He cleared the lump in his throat. This plan of yours, you need to stop, Kara. This revenge crusade will harm you. Malungkot na tugon nito. With arrogance on my face, I smirked. I am just warming up, Ryder. I am not Kara for nothing. And revenge is my middle name. So why would I stop now? I am not even halfway there with my plan. Why are you trying to stop me now, Ryder? For what, Kara? To make him pay for what he did to you? To what extent, sis? When are you going to stop? If you put your life at risk and the baby inside of you? Parang bombang sumabog yun sa harapan ko. Parang nabibingi ako sa aking narinig. Am I pregnant? Am I what? Bulalas kong tanong. No way! You heard me, Kara. You're pregnant. This is not all about you anymore. It's about the precious life in your womb. Gugustuhin mo bang mapahamak siya para lang sa paghihiganti mo sa ama niya? Think this through, Kara. Before it is too late. Mahabang payo niya sa akin. Humalik siya sa aking noo bago tuluyang lumabas ng aking silid. Naninikip ang dibdib ko. Bumalong ang masaganang luha sa aking mga mata, kasabay ng mahinang paglapat ko ng aking palad sa manipis kong tiyan. I'm so sorry, baby. I didn't know. Bulong ko. Did he know about our baby? Itong gumugulo sa aking isipan. Nang bumukas ang aking silid at iniluwa doon sina mama at mommy, puno ng simpatiya yun sa akin. But mommy was serious. Lumapit sila sa akin. Niyakap ako ni mama ng mahigpit, but mom remained standing and watching us. I am not sure if she was disappointed or what, but her face was serious as hell. Para akong kakatayin sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Her thoughts and words matter to me. Nanginginig ang aking mga kamay na nagtanggal siya ng bara sa kanyang lalamunan. Kara, pumikit ako ng mariin para ihanda ang aking sarili sa kung ano man ang sasabihin niya.
Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sinalubong ko ang titig niya. Hindi ko mapangalanan ang lahat ng emosyong nababanaag ko doon. Huminga ako ng malalim. Mom, I give you 2 choices. Napakagat ako ng aking ibabang labi at idinantay ko ang aking mga kamay sa aking tiyan. Hindi ako sumabat kay Mommy. Hinintay ko ang aking pagpipilian. First, I will order anyone at my disposal to kill the father of your unborn child. Or, ibiniti niya ang susunod na pagpipilian ko at mataman niya akong tinitigan. Or you can run away with your child. Keep him away from his father. As long as you want. And set aside your plan. Your choice. Diretsahang saad ni Mommy. Hindi ako makasagot. Gusto kong ituloy ang aking paghihigante. But the life inside my womb doesn't deserve all the chaos I am about to unleash. She or he deserves a good life. Hindi ako kumibo ng ilang sandali. Sinuri ko ang aking sarili. Ang aking nararamdaman at ang buhay na dapat kong isaalang-alang kesa sa pansarili kong interes. Pumikit ako. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero naramdaman ko na lang ang mga yabag ni Mommy na lumabas. Tears kept falling from my eyes. Halos sa 1 linggong pamamalagi niya at ng aking mga kapatid sa Europe, alam kong may ginawa siya, nalingid sa aking kaalaman. But my gut is telling me something else, after all the information she gathered. I knew her better. She always protected my well-being, despite our history together. Mother's instinct, para akong nagbibingis sa katahimikan. Ilang sandali pa ay nagpaalam si Mama na bibili ng makakain sa cafeteria. Tumango na lang ako. Sinuri ko ang buong paligid. Natanawan ko ang bag sa gilid ng sofa. Bumangon ako at tiningnan ko yon. Mga pamalit kong damit ang mga ito. Kumuha ako ng t-shirt, hoodie at skinny jeans. Wala akong sapin sa paa. Agad akong tumawag sa nurse station. Pinatanggal ko ang aking swero. Kahit ayaw ng nurse, wala siyang nagawa. Lumabas ako ng ospital. Nakayapak akong naglakad. Masakit sa paa pero tiniis ko. Pumara ako ng taxi. Buti na lang hinintuan ako. Nagpahatid ako sa istasyon. Ramdam ko ang panginginig ng aking kamay at hilab ng aking tiyan. Napahawak ako doon. Malamang gutom na si baby. Sorry anak. Inabutan ako ng taxi ng tubig at biskwit. Putlang putla ka. Yan lang ang pinadala ng aking may bahay kaya pagpasensyahan mo na. Agad kong kinuha ang tubig at biskwit na binigay ni Manong driver at inubos agad yon. Maraming salamat ho. Ngumiti siya sa akin. Wala rin pala akong pambayad sa kanya nang humimpil ang taxi niya sa harapan ng kumpanya ko. Pwede niyo po ba akong hintayin? Kukuha lang ho ako ng pambayad. Napailing siya at ngumiti. Wag na. Sigurado ka ba na dyan ka bababa? Pagdududa niyang tanong, tumango lang ako. There are still good people around these days. Tatandaan ko ang taxi plate number niyo at makakaasa po kayo na magbabayad ako. Napakunot ang noo niya pero hindi ko na yun pinansin. Bumaba ako at tinandaan ang taxi number niya. Kumaway pa ito sa akin. Napatingin ako sa hawak kong plastic at biskwit at mineral water. Naubos ko yun. Daladala ko ang mga yun pagpasok ko sa aking gusali. Nagtaka man ang gwardiya pero binati pa rin ako. Good afternoon, Miss Cara. Tumango ako at dumiretso sa elevator. Nang makarating ako sa aking opisina, wala na doon si Clarice. Agad akong pumasok ng banyo para maligo. I have decided for the sake of my baby. Pagkatapos kong maligo, tinawagan ko ang kumpanya ng taxi driver na naghatid sa akin. At binigay nila ang pangalan at number ng driver na nagmagandang loob sa akin. Naglagay ako ng note sa mesa ni Clarice. Naglagay ako ng cheque para sa butihing taxi driver. He deserves a reward. Bumalik ako sa aking silid at sumampa sa kama. I felt refreshed and at peace after taking a bath. Gustong ipahinga ang utak ko kahit ilang sandali lang, hanggang sa tuluyan akong makatulog. Naramdaman ko na lang ang mainit na kamay na nakapulupot sa aking bewang. Isang pamilyar na bangong nanunuot sa aking ilong. Nakasiksik pa siya sa aking leeg. Leander? I miss you so much, hon. Dinig kong bulong niya at kakaibang kiliti ang dumaloy sa bawat himaymay ng aking katawan. Madiin akong pumikit. Oh God. I know you're awake, Cara. Pakiramdam ko ito ng pinakamagandang tawag niya sa aking pangalan. Sinalubong niya ang mga titig ko. Nakatukod ang dalawang siko niya sa magkabilang gilid ko. Pero dikit na dikit ang katawan namin.
What the hell are you doing here? Nauutal kong tanong. Tumirik lang ang mga mata niya. Your amazing brother put me in jail and threatened me to stay away from you. Natutuwa pa ata ito na nakulong siya. Seriously? Ryder did that? Yun naman pala. Bakit nandito ka pa rin? Tapos nakayakap ka pa. Ibabaon ka ng kapatid ko ng buhay. Singhal ko sa kanya. Ngumisi lang ito. Sinagot lang niya ako ng nakakaloko at inangkin ang mga labi ko. Banayad. Mapaghanap at humihingi ng katugon. Ilang beses ko mang ipagtula ka ng lalaking nagmay-ari ng puso ko. Siya at siya pa rin ang tinitibok nito. I respond to Leander's kisses with the same intensity of longing. I love him. And I still love him despite all the pain I have been through. Naging mabilis ang bawat kilos ni Leander. Mula sa pagtanggal ng saplot sa aming katawan, hindi ko siya pinigilan. I let him claim me. I am now a sinner. And this is the sin I am not gonna repent of. I will accept the punishment from above if the time comes. Napakagat ako ng aking pangibabang labi para akong sinisilaban. Leander, bigkas ko sa pangalan niya. Dinig ko din ang pag-ungol ni Leander. I saw nothing in his ash-gray eyes but desires and lust. Sinamaan ko siya ng tingin. Ngumisi pa ito at kinagat ang kanyang pang-ibabang labi na lalong naging hot ito sa aking paningin. Pregnancy hormones. Jeez. Leander changed the rhythm of his prom slow to fast and forceful para itong hinahabol. Ramdam ko rin ang paggalaw ng kama. His eyes were burning with lust and desire. Pigil ko ang ungol na gustong kumawala sa aking bibig. His moaning caused me to experience an increased level of pleasure and lust building once again in my abdomen. Para akong naubusan ng lakas. Kahit malamig sa loob ng aking private room, pawis pa rin kaming dalawa. Napakagat na lang ako ng aking pangibabang labi. He walked like a Greek god. Malalim na ang gabi. Panay na ang paghinga ni Leander. Bumangon ako at nagbihis sa banyo. Nakatulugan na namin ng walang saplot ang aming katawan. Pagkatapos kong magbihis, ilang segundo kong tinitigan si Leander na payapang natutulog. Gusto ko siyang lapitan at haplusin ang gwapong mukha niya. Pero nagpigil ako ng aking sarili. Baka magising ito at hindi ko maituloy ang bala ko. Nakahanda na lahat ng mga gamit ko. Isang sulyap bago ako tuluyang lumabas ng silid. Kung saan naging saksi sa isang gabing pagkakasala. Kasalanan na kahit hindi ko pagsisihan kung si Leander ang kasalo sa isang makamundong pagnanasa. Goodbye, Leander.